Hello, what's up, this is Coltman. Back again for another unboxing video muna tayo. And meron tayong bagong brand ng smartwatch na i-unbox. This is from Halo. Halo, I hope tama yung basa ko. And this is the RS5 model. So, dual core daw po siya. 2-in-1, that's, I believe, dalawang chipset ang tinutukoy dyan. And then, counting expectations lang, 2.01 AMOLED display. AMOLED po yan na. AMOLED display. Supported din yung voice assistant. 150 workout modes. So, sa mga medyo mahilig dyan sa pagpapayat, gym, workout, anything, running, biking, swimming, pwede nyo pong gamitin ito. Meron po siyang up to 150 workout modes. Bluetooth call, yes, ibig sabihin na pwede yung gamitin yung mismong smartwatch para sagutin yung mga calls. That's nice, di ba? Health monitoring, 24/7 na health monitoring din daw ito. So, yun ang mga i-expect natin sa smartwatch na to. So, unbox na natin. Let's do this! Whoopsie! Yun, know, tamang unboxing. Kubukas ka na. Yun! Uy, basic. Kunin mo natin itong smartwatch. Ah, yes. And then, kasama sa box is meron po siyang the charging cable. Pogo pin po ang gamit niya. Meron siyang kasamang extra strap. This one is parang tela siya, na woven. Parang woven nga. Oh, woven nga siya. At magandang quality actually. Teka, curious ako. Ang ganda. Velcro. Ang smooth ng ano, ng feel. Ang kansa ano. Very soft. So, dito sa part na to, smooth siya and soft. Pero dito sa side na to, medyo cotton ng pakiramdam. Alright. And then, of course, meron tayo mga lock dito. So, mamaya, checkin natin kung itsura niya kapag pinalitan natin. At may kasama ding manual, of course. So, ito po ang kasama niya sa box. Meron tayong charger, extra na strap, at yung manual nandun. So, yun lang. Tour naman tayo sa kanya mismong design. Actual design tayo. Tatanggalin na muna natin ito. Woo! I like this. Hindi siya masyadong malaki and mukhang tama lang din yung size. Mukha talaga siyang relo. Hindi bulky na face yung relo. And then, dito sa gilid, meron tayong dial. Okay, magandang tunog. Design-wise, okay siya. May round edges. Sa ilalim, uy, marami tayong sensors. At least meron tayong apat dito na sensors. I believe ito yung microphone. I hope, tama ako. Yung pogo pin na para sa charging. Sa kabilang side is meron tayo ditong slit. I believe ito naman ay para sa speaker. Yes. May konting audio dito na maririnig, I'm sure. Dahil meron tayong speaker. At itong strap mismo, default strap niya is rubber. Maganda ang lambot ng kanyang flexibility pero makunat, matibay. So that's good. That's a good sign. Same here. Alright. So, maybe buksan na natin. For the first time, yun, lakas ng vibration. I like that. So, tingin ko na rin habang nagtaturn on siya. So, papasok natin dito. Okay, that's nice. Ang gagawin next. So, swipe daw doon pa kanan. Op. Okay, English. Tama. And, kailangan natin i-pair muna sa smartphone natin. So, setup ko muna saglit. Okay, ngayong na-setup na natin siya, makikita natin dito 90% pa yung kanyang battery charge, which is good. Pero fairness, ang nice ha. So, heartbeat ko is around 99%. So, kailangan ko pala muna iset din dito. I-setup ko rin siguro. I believe dito sa taas. Check natin ito yung brightness. So, lagyan lang natin sa 50, I believe. Menu. Okay. Ah, ito yata yung kung paano mag-view ang menu. So, mamaya, checkin natin yan. Sa kaliwa is flashlight. Okay, meron siyang flashlight mode. I like that. What is this? Ito yung paghahanapin naman yung phone. Okay. Pagka hindi mo mahanap yung phone mo, as long as connected and within range ng Bluetooth, yung pong purpose niya actually. Itong icon na to yung parang may search. So, click lang natin to. Yan, tutunog siya. And back lang ulit pag tapos ka na. Battery, ito yung battery saving mode niya. Okay, so gets na natin yung part na yan. Settings, I wanna see the settings. Watch faces and themes, of course. Itong favorite part ko, mamili ng mga watch faces. Okay to, I like this one. So yun, meron siyang apat na built-in. So currently, ang gamitin siguro ko muna is ito. So ito at least, good for workout. Nandito yung steps, calories, battery, dates, time, at saka yun yung pinaka-oras yata, something like that. Yeah, well, ito na pili na natin. Now back tayo. More check pa natin. Watch faces and themes. So, may always on display. So, kapag base sa nabasa ko sa kanya, sa kanyang profile, pag nag-always on display tayo, kaya niya lang isang hanggang 3 days. Okay? And base sa kanya namang normal, kunwari, hindi mo yun itong always on display na to, kaya daw niya standby mode ng 15 days. Mayroon lang siyang 300 mAh na battery actually, but given na AMOLED naman ito and
meron siyang parang standby mode and always on display. 3 days kung always on display, pero kung hindi naman, gusto mo nag-off siya ng kusa, is kaya niya hanggang 15 days supposedly. Pero syempre, itetest natin yan. Gagamitin ko muna ito ng ilang araw. AOD style, okay, pwede pa pala palitan yung AOD always on display niya. Okay to. So, yung dalawa lang. So, ito na lang para medyo kita ko lahat. Sound and vibration, pwede kong i-adjust yung sound and vibration settings. Ringtone volume, sagad ko na. Gusto ko pagka ganyan, isrinig talaga. Vibration strength, ito medyo lagay lang natin sa medium. Hindi naman ako manin. Actually, medium niya malakas na eh. Weak, actually, acceptable na sa akin yung weak. Stronger, nakakangilo eh. So, weak, I believe okay na sa ako sa weak. Malakas na yung weak eh. Okay na yan, vibration strength. Media audio, ito, pwede kang mag-decide pala rito kung gusto mo na yung speaker dito is gagamitin mo kapag nagpapatugtog ka. I wouldn't recommend this kasi sigurado malakas sa battery. Remember, meron tayong 300 mAh na battery, but if you choose to, if you want, pwede nyo pong i-set siya sa, na dito lumabas yung audio sa smartwatch. Still, I wouldn't recommend it kasi hindi naman po siya design talaga yung battery niya for that type of media. But still, it is there. Pwede nyong i-turn on. Mute, kung ayaw nyo muna siyang gumawa ng ingay or anything, meron din siyang ganun feature. Labas tayo. Raise to wake up. Ito actually nahanap ko. Good, meron siyang raise to wake up. Para at least, kung hindi siya ginagamit ngayon, like this one. Natin. Hintayin natin siya mag-off. I-raise to wake up natin. So, i-raise ko yung kamay ko. So, medyo kailangan pala may konting power. May konting bilis. So, raise to wake up. Naka-on naman. May do not disturb mode din siya. QR code system. What's for the system? Okay, reboot, power, and reset. Okay, just in case lang na nagluloko siya for bugs. Ano pang nandito? Wala na eh. So, ano pang pinaka-purpose ng iba? So, pinindot natin to while nasa home tayo. Pinindot natin to. Oh, yun. Lalabas yung iba pang menu. So, medyo magulo. Ayoko na ganitong setup. Pag-uwin ko nga. Break tayo. Pwede ko siyang baguhin eh. From here. Yun yung kanina eh. Ito naman yung by 9. So, try natin. Back tayo doon. Pinutin natin. Okay, yun. Mas madali siyang itindihin kapag ganito. Okay, I like this one. Yung isa naman, meron pa isang settings eh. So, pinutin natin. Ito naman, parang naka list mode. So, try natin. Okay, ganito naman siya. List mode. Parang mas gusto ko to. Parang mas, at least nababasa ko pa to. So, yun. May tatlo siyang way. Para ano, meron pa pang apat. Wala na, yun lang. Tatlo. Yung sabog-sabog, column, and then list mode. So, mas trip ko yung list mode. Heart rate. 102 beats per minute. I believe normal yan, no? Yeah, for now. Stress. Try natin kung madidetect yung stress ko. Oop. Okay, 58. I believe that's normal, no? Anyway, observe ko na lang along the way kasi gagamitin ko naman siya starting tomorrow. Gabi na kasi ngayon. What else is there? Workout. Ito, outdoor running. Pag dito maraming options siya. Uy, okay. Nag-start na agad siya. No, don't. Okay yan. May oras and then yung beats per minute plus calorie. Ha! Astig! I like this. So from here, swipe lang tayo papunta rito. Meron tayo media control. That's nice. This music, ito naman ay volume. And just in case, tumatakbo ka, nakakonnect sa wireless earphone mo, pwede mong controlin through smartwatch. Hindi mo kailangang bunutin to sa bulsa. That's nice. What else? Indoor running. Ito naman pag naka-treadmill ka. Outdoor walking, indoor walking, cycling, indoor cycling, mountaineering, hiking. Bukas yata mag-hiking kami. So, magagamit ko pala to. Trail running, rower, free training, other sports. Marami dito. So, yun. So, kung mahilig ka sa sports, marami ka po ditong options para magamit mo itong smartwatch na to. It's nice. Sports record. Ito. Meron tayong ganito. Blood, oxygen, sleep. Ito. Ginagamit ko to kasi madalas inuurasan ko yung aking tulog hanggat maaari para ma-maintain ko yung puyat ba ako or something. Siyempre, tumatanda na ako, kailangan ko na alaga ng aking sarili. Weather alarm clock, respiratory rate, meron din siya. Ito wala. Mood, breathing exercise, dami ah. SOS, female health, pwede rin pala ito sa babae, sa mga ano nyo, menstrual cycles. Toolbox. Okay, ito yung mga iba mga ano niya. Features. Remote camera, pwede rin. Just in case. May calculator din dito. Settings. Gusto kong baguhin yung ano? Yung kanyang brightness. Ay, yung screen. Screen time, yun. Kanina pa kasi namamatay. Set natin sa 10 seconds. Of course, this also supports voice assistant. Kung ano mga available sa inyo, either Siri man yan or Google Assistant. Punta lang po kayo dito sa kanya menu. Hanapin nyo lang itong icon na ito. This icon yan, the microphone icon. Click nyo lang po yan. And then, tap nyo po para ma-activate siya.
Like, kunwari, what's the weather today? So, tingnan natin kung na-detect ng phone. Yes! Supported din po niya ang microphone. So, anyway, gusto ko siya magamit actual. So, yeah, balikan ko kayo. So, it's now 3:30, March 30. Pang third day. Tama ba? Tama. Third day na siya. And 47%. So, nakakalahating battery na tayo. And we are using always on display na ang AMOLED feature niya. So, this is good. Ibig sabihin, medyo makunat-kunat siya. Hindi siya mabilis, malo, batika nga. Provided na yung ginagamit mo lang siya for mostly time and, you know, pasilip-sirip lang sa mga activities mo or something. Yes, always on display po yan ha. Not yung na power saving mode. Ito yung pinakasagad niya na settings, ika nga. Third day na tayo today. Yun lang. Okay siya, stick. So, yun nga, no? After 4 days, finally, meron na tayong result. May natira pa tayong 14% battery. So, from 90%, again, nag-start tayo ng hindi 100%, ha? We started at 90% from factory charge pa lang yun. And then, naka-turn on po dito ang ating always on display, as you can see. Intay natin ma-off saglit. See, naka-on po yung ating always on display. So, dumadagdag pa yan sa konsumo ng battery. So, 4 days po siya. Kaya po niya hanggang 4 days, at least marireach natin yung 14%. 4 days straight, wala po ano. Dinala ko po ito sa mga outing and then konting exercise. Plus, I like that totoo ang nare-record yung aking sleep. So, ito, kagabi ang aking 7 hours, 38 minutes kagabi. Pero last time, I believe may record ako dito. Noong Saturday, hindi ko siya sinuot kasi nagmumotor ako and nagsuot ako ng gear. So, hinubad ko muna siya. So, hindi siya nag-record sa akin. Nakalimutan akong ibalik sa kamay ko. But, still, nag-run pa rin naman siya. Chine-check ko pa rin yung oras niya. So, hindi ko siya na-record sa sleeping ko noong Saturday. And Sunday, ito nga yung record niya, 7 hours and 38 minutes. So, it does record my sleeping activity. Or, yun ba tamang tawag doon? I don't know. Correct me if I'm wrong sa comment section na lang. But, ito pa yung ibang result nung tungkol sa sleeping ko rin. Gusto ko ito, part ito, kasi wala ito dun sa aking isang ginagamit na smartwatch. I'm glad na kaya niya i-detect yun. Those are just some of the features na medyo na-amaze ako na kaya niyang i-detect yun. Then, steps. Hindi naman ako masyadong nag-steps kasi nga, lately is, nagmumotor nga lang ako. Heart rate, average ko is 102 minutes. Ito sa 20 minutes ago. Stress level, mostly green. So, I like this. Alam niyo kung saan kanino best to gamitin sa mga elders natin, like mga matatanda, nanay, tatay, lolo, lola, para nadidetect natin yung kanilang mga yung kanilang blood pressure, blood oxygen, stress level. Very much recommended po kung sa mga elders din natin. Hindi lang tayo ang meron, of course, magiging helpful din to sa atin na para monitor din yung ating health, also sa ating mga elders. So currently nasa 99 beats per minute ako kasi medyo galing ako sa merienda, sa labas, nagmerienda kami. So, I like this. And of course, IP68 po ito. So, as you can see, nailangoy ko rin to sa ilog. So, very good po siya gamitin for outdoors. And battery-wise, battery endurance niya, as like I said, maasahan siya at around 4 days, at least. With always on display pa yan. Meron pa akong gusto ipakita sa inyo, the features, yung features niya about sa watch faces. Ito, face gallery. Dito sa mismong app, hindi ko pa na ipapakita sa inyo, available po ito sa Google Play Store, just in case. Halo fan. And of course, papakita ko lang sa inyo yung mga konting features niya. Face gallery dito, matutuwa kayo. Ang ganda ng kanilang collections. Ang collections niya for ito, modern minimalist, just in case na gusto mo ng mga medyo minimalist na ano, na design. Yeah, meron siyang ganito. So, merong oras lang. May mga, ito gusto ko to actually. Ito gusto ko to actually, tsaka ito. May mga konting details about my movements pa rin. Yung sa heart rate nandito. You can choose that, okay? And then, meron tayong digital meter naman. Ito, mostly ginagamit ko talaga to. As you can see, dito, gamit natin yung digital na to. This one, I believe, ito yan. Help! Yan, ito nga siya. So, pwede nyo pong magpalit ng mga ano, ng mga design, okay din. Actually, meron ako dito na gustuhan pa na hindi ko pa nagagamit. This one. Kasi para siyang Casio. Check natin. You know, para siyang Casio. So, check natin. Para makita nyo rin gano'ng kabilis siya nagka-transfer. Once na basta connected naman sila sa Bluetooth, yan. So, 19, 26, and 100%. You know, as you can see, oh, para siyang old style na Casio. I like this. May calorie, beats per minute, kilometers na travel, the time.
Yes! 925 steps for this date, for today lang to ha. Currently, alas 4 ng hapon. So like I said, more than ano na yata eh. More than 4 days na ba? Basta around 4 days talaga. So natutuwa ako sa kanya kasi hindi siya kagaya ng ibang smartwatch na 1 to 2 days lang. May mga malala pa nga before na na-feature ko na within 24 hours, lobat na siya. But this one, naka-on pa ang always on display. Hindi pa ako nagko-conserve ng energy dyan, ng battery. Umabot pa rin siya ng 4 days straight. And of course, kung mahilig kayo magpalit ng mga smart faces, available po sa kanyang app mismo. Basta provided na meron kayong mobile data para na-download nyo ito. Kaya classic, ito mga design naman ito, parang pang mga konyo naman ito. Yun, no? Artistic, meron din naman of course, sa mga medyo mahilig ng artistic style. Oh, ang cute. I like this, the faces. Pang ano ng mood, kung ano yung gusto mo, kung anong mood mo that day. Try tayo ng isa. Ang cute. Parang childish eh, pero ang ganda. I like this. If ever na gusto nyo itong clock na to, itong smartwatch na ito, iwan ko yung link sa video description. I hope na ma-enjoy nyo. And, ay, teka, siguro papakita ko lang sa inyo. Hindi ko kasi na-try yung kanyang other strap. Kung gusto nyo makita, papakita ko sa inyo saglit. Mabilis lang. So, susuot natin. I wonder, pag ganito. Gusto ko yung feeling kasi parang ano niya, ang smooth nung kanyang, itong kanyang tela. Look at that, oh. Ang casual na siya, ang ganda. And this is using Velcro pala. Pero look at the design na. This is Velcro ah, ang cute. So, Velcro talaga siya. And mas gusto ko yata ito kaysa dun sa rubber. Kaso nga lang, pag ganito kailangan, syempre dahil tela, mag-absorb ito ng pawis ko at dumi. I like this. Actually, I love this. Battery ko 13% na lang. So, it's time na to recharge. Naka 4 days na rin naman and I like that. I wonder kung ilang oras naman ito bago ma-full charge. So, charge ko muna saglit ha. Balikan ko kayo. So, yun. Finally, after 1 hour and 10 minutes na full charge siya from 10%, 11% ba? Yeah. So, yun. 1 hour and 10 minutes. 11 minutes technically. 1 hour and 11 minutes full charge na po siya. So, good job. Kay Halo RS5. So, okay din naman pala siya. Battery life, good for 4 days at least. Yun yung ano, tingko kaya pa sana ng 5 days kaso nag-start tayo ng 90%, diba? So tingko kaya pa sana siya ng 5 days maybe kung sakasakali nag-start tayo ng 100%. And then, charging naman is aabot ng 1 hour mahigit lang. 1 hour and 10 minutes. So, not bad for a smartwatch. Pwede na, solid na yan para sa akin. So, in case na interesado po kayo dito kay Halo RS5, iwan ko yung link sa video description. Don't forget to shop only at Halo Philippines official store para sure na legit yung smartwatch na makukuha nyo. Legit at hindi kayo makabili ng peke. Dito lang po. Again, shop only at Halo Philippines official store. Iwan ko yung link sa video description, alright? Ikaw boss, ano masasabi mo? Sulit ba ito para sa'yo o hindi? Again, this is Halo RS5. Let's do this. Alright, I'm out.